So, hello sa lahat. Ngayon, ang i-share ko sa inyo ay ang mga powder na ginagamit ko kung ako'y magluluto. So, ito yung mga powder sa bahay lang namin. Ewan ko lang kung sa ibang bahay kasi ibang-iba naman talaga ang mga ingredients. So, iba-iba ang gusto ng tao. Pero dito sa bahay ng amo ko, so ito yung mga ginagamit ko sa pagluluto. So ito yung mga powder na ginagamit ko. So ito siya ay yung Kisperana seeds. So ginagawa namin itong powder. So ito siya. Yan. Ginagawa namin powder, biniblend, kumbaga. So ito siya. Tapos ito yung kamon. Tapos ginagawa din namin itong powder, pina-powder din namin. So ito ay kamon dito. Sa atin ay anis sa Pinas. Iwan ko kung sinong may alam ng anis. Parang Bisaya lang ang language ata yan. So ito siya. Yan. Yan yung kamon na powder. So, pareho lang yan sila. Tapos, ito naman ang paminta. So, dalawang klase ng paminta nila dito. May paminta silang itim, black na paminta, at saka white na paminta. So, yan. At ito ay dry lemon. Pina-powder ko din. Kasi minsan, pag nagluluto ako ng isda na kabsa na isda, yung senchorito na naginagawang kabsa, so powder ang ginagamit namin, dry na lemon. Gumagamit kami ng powder na dry lemon at saka lemon na ganito. Yung buo. So, yan. At ito din ay lemon na salt. Yung lemon, ano siya? Para siyang asin, kumbaga. Open natin. So, ayan. So, yan, hinahalo ko din siya minsan, lalo pa pag nag-foforon ako ng chicken na may patatas. So, yan ang ginagamit ko usually. Tapos, may ganito din silang ginagamit. Sa amin, wala. Hindi kami gumagamit nito. Pero sa ibang bahay nakikita ko, nung dati ko ding amo, gumagamit din sila ng ganito. Usually, ang gumagamit din nito, yung mga Indian restaurant, ganito yung ginagamit nila. So, ito. Hindi ko din alam kung anong pangalan nito. Nakalimutan ko. So, usually, ang mga restaurant gumagamit ng ganito. So, sa bahay namin, never kaming gumagamit nito. Tapos, ito yung hill nila. So, ano din, pinapowder din namin ito. So, ito yung hitsura. Ayan. Tapos, pina-powder din namin yan. So, ginagamit ko din siya sa pagluluto. So, ito. Ito yung powder niya. Tapos, syempre, gumagamit kami ng magic, ha? Hindi mawawala ang magic. Tapos, ito ay cinnamon. So, powder na to. Ginawa ding powder. So, ito yung cinnamon. May cinnamon din siya na manipis lang siya. Madali siyang madali siyang gawing powder. So, ito makapal siya. So, ayan. At may mix na kami na powder. Iwan ko kung anong nilagay dito. Basta, ang naka-ano na siya is mix na powder. So, yan. Ito, ginagamit. Ang nakikita nyo sa mga video ko, pag nagluluto ako, gumagamit ako ng ganito. Tapos,
dahon ng paminta. So, minsan lang ako gumagamit ng dahon ng paminta. Minsan lang. So, ayan. Dahon ng paminta. So, at saka curcum. So, ang curcum, hindi ko din siya masyadong ginagamit sa mga ibang luto ko lang siya ginagamit. So, as you can see, kung nagluluto ako, ang karamihan na ginagamit ko talaga is ito siya. Yung kispera na powder. Usually talaga. Pag nagluluto talaga ako, ito talaga ang ginagamit ko talaga. Every time na magluto ako, ito. Yung powder nito. Tapos, ito yung buo. Hindi ako gumagamit ng powder nito. Minsan lang pag isda, pag century tuna ang ginagawa ko. Kaya gumagamit ako ng powder. Tapos, ito din, ginagamit ko din siya. Kunti nga lang. Pag wala yung amo ko, pag meron, pag andito yung amo ko, hindi ko nilalagyan kasi ayaw niya. Pero mas mabango kasi siya. Tapos, itong ano na to? Anong tawag dito? Yung paminta na powder. Yan. So, yan ang ginagamit ko parati. At tsaka itong heel. Heel na powder, ginagamit ko din. At tsaka ito. So, yan. So, i-separate natin itong iba. Ayan. At ayan. So, usually, ito ang ginagamit ko sa pagluluto ko. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. So, 7 ingredients lang ang ginagamit ko na powder pag nagluluto ako. At may pang-8 na may pang-8 yung pagmamahal ng na powder. Joke. Sa totoo lang kasi pag nagluluto ka na may pagmamahal, kahit kulang yung mga powder na ginagamit mo, basta may pagmamahal sa puso mo, may pagmamahal sa pagluluto mo, masarap talaga siya. Ganun lang kasimple. So, minsan nga lang, minsan hindi ako gumagamit nito, nitong kispera na powder. Minsan, kulang-kulang din siya minsan sa pagluluto. Pero, okay naman ang panlasa nila. Same pa din naman sa panlasa kung kumpleto ang powder na ginagamit ko. So, ganun lang siya. Hindi naman sa pagmamayabang kasi tayong mga Pinoy, pag nagluluto kasi tayo, may pagmamahal. Kaya sila nasasarapan sa mga luto ng mga Pinay. So, diba? So, kung agree kayo sa sinasabi ko na tayong mga Pinoy pag nagluluto ay may pagmamahal, like nyo naman at mag-comment kayo, diba? So, kahit comment mo lang, kahit hindi na kayo mag-sub sa akin, kahit mag-comment kayo at saka mag-like kayo, sapat na yun, diba? So, yun na nga, as I've said, kung may pagmamahal sa pagluluto mo, kahit kulang pa ang ingredients, kulang pa ang mga powder na ginagamit mo, masarap pa din siya. Diba? So, yan lang yung maishishare ko sa inyo. So, once again, ito lang yung ang ginagamit ko usually pag nagluluto ako. So, yung the rest, ito yung the rest na to ay paminsan-minsan ko lang siyang ginagamit sa mga pagluluto na need na talaga nila. So, diba? So, yan lang po at sana may natutunan kayong konti sa sinishare ko sa inyo.
Ingat-ingat ang lahat, huwag kalimutang mag-pray, magpasalamat sa Panginoon sa mga blessing na dumating sa atin at sa darating pa na mga blessings. Ingat-ingat ang lahat. Take care. Bye!